umaga po at actually 11 pa lang po ngayon ng umaga nga. Umaga. So, eto may natanggap tayo no. Ngayon araw na Sabado ngayon. Dapat actually ngayon araw na Sabado sa Nubali, Laguna ako nagawa eh. Pero wala kaming pasok sa work. So, since taga Cavite ako, so dito muna ako magagawa. So, ito po ngayon natanggap ko no. Actually last two days pa po ito na pa-ship tingin ko. 2 to 3 days pa ito na pa-ship. So, from shoutout po from Boss Omar Francisco. Salamat po sa tiwala niya. So, from Aklan po, mga kaibigan. So, ito po ay panel gauge ng Fortuner. Okay? So, blackout po siya. Minsan nagana, minsan hindi. So, buksan na po natin. Okay. Ang courier po natin ay LBC po. And from Aklan. Okay, so, yan. Check po natin siya. Maganda po yung packaging niya, no? Hindi po siya, although malayo po siya, so, hindi naman po siya na-damage. Kasi may mga iba pagka malayo na nadadaganan siya. Ito medyo hindi naman. Tingnan po natin, no? Tingnan natin po. Inspect po muna natin bago natin po i-repair, no? Okay. So, maayos naman po itong lalagyan. Pero usually po, pagka mga nagpapaship, kalimitan mga ano po eh, tawag dito. Mga bubble wrap. Pero ito okay na rin po ito. Ngayon, pag ito pinaship ko po, since malayo po siya, so posible po na ibahin ko po siya ng lalagyan. Ilalagay ko po siya dun sa solid na box na plastic po para po talagang mas okay, mas matibay. Okay. Ayan. Okay. So, maganda naman po pagkakabalot niya, no? Ayan. Okay. Yan. Yan. Hindi malikabok lang pero lilinis naman natin yan. Okay. So, check na po natin. No? So, hopefully naman na wala naman sana. Hindi naman po sana ito na-repair. No? Kasi kanina may ginawa ako eh. Na-repair na po eh. Meron na pong ibang gumalaw. Eh wala. Hindi ko po rin nagawa. Although malataga dito lang naman po sa area namin. Kaya... Ayun, wala, sinoli ko na lang. Kasi ano talaga eh, marami na pong ginalaw doon. Halos nabugbog na po yung board. Ayan. Ito. Aha. Yan po natin, no. Although wala naman po siyang physical damage, oh. Maayos naman po. Okay. Ayan, sa mga nakaklip lang po yan. Hindi naman po yan mahirap tanggalin. Nakasuksok lang po yan dyan. Kaya pwede nyo pong try linisin kung gusto nyo pong matlinisin. Okay. Medyo matagal na nga lang ito. Mukhang hindi siya nabubuksan, no? Ayan. Physically, okay. Walang any kind of crack. So, maayos. Maayos siya. Then, buksan natin ito, no? Ay, mamaya itong mga maduduming ito, lilinisin po natin mamaya. Pagkakinis na po natin. Magmumukhang bago na po yan. Yan. Okay. So, ito lalagyan lang po natin ng marking to, no? Para malaman natin kung saan siya natin tinanggal. Maliit lang. Para ano lang, palatandaan. Ito walang problema. Kasi nakatapat naman niya sa zero. Kahit na hindi nalagyan ng marking yan, okay lang. Ito kasi naka-offset yung dalawa. Okay. Ayan. Tanggalin natin itong likod. Screw. Ayan. Okay. Ayan. Ito maganda pagka mga ganito. Hindi pa siya nagagalaw. As in fresh pa siya. Kasi yung kanina talagang halos pati ito. Wala na eh. Na...
napalitan ko na, ayaw pa rin gumana. Ay, mukhang may mga iba pang problema yon, pero hindi ko na tinuloy kasi medyo pahirap ng pahirap eh. Baka mas lalong lumala yung problema eh. Sabi ko na lang po doon sa customer natin na itry niya na lang po. Kung ay wala, palitin na po yan pagka ganoon. Kaya mas maganda po, huwag niyo munang papagalaw sa iba. Ito, maayos naman po. Okay. Yan. Ayun, medyo ano na rin po ito, oh, yung LED niya. Maitim na, oh. Although, kinakausap ko pa po yung si customer ko. Kasi nga, palitin na po siya. So, hopefully, ipasama niya na rin po ito. Pero, i-re-repair po muna natin ito, no? Bago natin po, kung gustong customer na papalitan. Okay. Power up muna natin, no? Try muna natin i-power up para malaman natin kung makakonfirm muna natin na blackout talaga, no? Anyway, kahit naman po meron pa rin siyang out, magagagana pa rin siya. So, pag sinalpak minsan yan sa sasakyan, minsan talagang naglo-loko na eh. Okay. So, yan. Try natin supply ng 12 volts. Okay. Yun. Then, ito. Ayan, wala. Blackout talaga. Ayun, minsan nagkakaroon. Matagal. Matagal siya. Okay. So, papalitan na po natin ng... By the way, ito po, malabo talaga yung ano. Pakita ko na rin po, no? Habang umilaw pa siya, although matagal, palitin na rin po. Yung LED, ito po, ganito po siyang kalabo. Oop, ayan, nawala na naman, no? Tagal niya magbuhay. Ayan, no, malabo na po. Dapat yan, malinaw na malinaw yan, no? Talagang katagalan na rin. Yan, oh, nawawala, oh. Nagbi-blink siya. Patay sindi. So, yan po yung issue niyan. Ngayon, pag tumagal po yan, blackout na rin po. Yan, oh, patay sindi, oh. Yan. So, confirm na po natin, no? Mga ilang segundo. Mamatay, mabubuhay. Yan, papalitan na po natin ng LED. Patay sindi. Palitan na po natin ng mga piyesang sira. Okay. Tapos mamaya balikan natin, titingnan natin kung ganun pa ulit. So, ito po mga kaibigan, medyo matagal-tagal din po ito, no? Mga abutin din ng isang oras. Okay, so papaltan po muna natin ang mga pyesa. Confirm na palitan din po yung LED para isang set na lang po. Total, malabo na rin naman talaga siya. Okay, so sige, balikan ko po kayo mga boss, mga kaibigan. I-re-repair ko po muna to. Fortuner po ito, Fortuner. Kaibigan, okay na po, no? Napalitan na po natin ang LED at napalitan na rin po natin ang pyesa, no? So, ito, try natin. Actually, yung mga pyesang pinalitan po natin yan, mga bago po yan, no? Okay. Ito po yung, ito po yung mga pyesa na tinanggag po natin. Marami po yan. Pati po yung LED, ito. Kasama po. So, ngayon, kanina, kung napansin po ninyo, patay sindi po siya. Mga ilang seconds. Namamatay, nabubuhay. Ito, tingnan na po natin ngayon. So, palit na rin po yung LED nito, yung ilaw. Kaya, napakalinaw na po niya. Ayan. Okay. Ayan, ito na po. Oh. Mga kaibigan. Oh. Yun. Agon na. Ayan. So, kanina... Halos saglit lang, no? Papatay, sisindi. Minsan, ang tagal pang mabuhay. Ngayon, okay na, oh. Hindi na po siya namamatay. So, bali, ang total po ng LED niyan, 21. Bilangin po natin. Kasi, automatic transmission po yan, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, sakto. Ayan, oh. Tagal na. Hindi na siya namamatay. So, okay na po ito. Okay? So, ngayon, merong request po yung customer natin na meron po siyang napiling combination ng kulay.
It is maganda naman po talaga yung ano napili niya, no. Ito po yung napili niya. Ayan. Ilagyan ko na rin po ng kulay yan, no. Yung kulay blue, 0 to 120, tapos 140 to 200 pula. Okay? Then, blue rin dito sa 0 to 5, then pula naman doon sa 6 to 7. Tapos nilagyan din po din natin ng touch ng pula yung letter dito. Sa temperature, red, sa H, sa C, blue, then sa fuel, ganun din, blue, sa full, then sa empty, red. Yan, okay na po. So ikakabit na po natin to, no? Okay. So bago po natin ikabit, kailangan po na muna nating linisin siya. Para at least maganda yung bato ng ilaw. Tatanggalin po natin to. Ayan o, maitim na po. Kasi yan po yung ano din yung malapit sa aircon. So kaya yung dumi po niya dumidikit dito galing sa aircon po. Dumidikit dito sa ano sa plastic na ito. So nakaka-apekto po to sa liwanag. Okay, so ito linisin din po natin, no. Na po siya. Ito, madali lang po ito yung kabit. Hindi po kayo mahihirapan dito. Ayan. Okay na. Tapos kabit na po natin ito. Ayan. Nakaklip lang po yan. Kaya medyo madali lang po siyang tanggalin at madali lang din pong ikabit. Ayan. Flip type lang po yan. Okay. Then, yung LCD, ito. Inisin nyo na rin po itong LCD na ito, no? Kasi, nadumi din yan eh. Ayan. Then, saka nyo po ikabit. Then, ayan. Press nyo lang po. Pag masyadong matigas, huwag nyo biglain. Kasi baka mabali. Tanggalin bago ikabit nyo lang po ulit siya. After nyan, balik na po natin tong back cover po. Ayan. Ay, mamaya na po pala kasi papower pa natin yan. Para makita po ng customer natin yung resulta niya. Okay, then kabit na po natin ito. No? Ayan. Okay. Yan. Tapos ito. Kabit na rin po natin to. So, yan, kabit din po natin to. So, kung matatandaan nyo po, meron akong nilagyan ng marking dito. Doon lang po natin itatapat. So, ganun din po ito. Doon din po natin itatapat siya. Yan. Huwag niyo po masyadong ikabaon, no? Kasi pag binaon niyo yan, baka sumayat po doon. Sa, itong malaki, dito po sa gitna. Itong maliit, doon po sa RPM. Yan. Okay, tapat niyo lang po sa zero yan. Tapos isang ikot para check niyo kung may nasa hayad. Tapos yan, okay. Set nyo lang dyan sa gitna kasi magka-calibrate yan mamaya. So, ganun din to. Tapat nyo sa zero. Yan. Tapos pakiramdaman nyo kung may merong nag, ano, nasayad. Pag wala na nasayad, set nyo lang sa gitna. Okay. So, ito. Dinisin naman po natin to. Hindi madumi na siya. Linisin nyo lang po ito ng brush, no? Para matanggal lang yung mga anik-anik. Yan. Okay. Yan, naklip lang po yan. Tapos, brushin nyo rin na po muna itong loob. Kasi minsan may mga natitira po dyan maliliit na dumi. Okay, pati po itong stick. Ipunasan nyo na lang din po. Yan, okay na po yan. Then,
spray. At ito, linisin po natin ng acrylic na cleaner para kumintab. Ayan. Maganda po ito, itong panlinis na ito sa mga acrylic po. Parang bago po siyang tingnan. Ayan. Ingat lang po kasi itong plastic na ito medyo manipis lang, no? Kasi baka meron sa inyo mabigat ang kamay. So, minsan po ito nababali yung, ano, yung mga clip. O kaya minsan nagkakrack din. Kaya medyo alali lang po. Huwag lang pong hindi siya madampian ng ano, ang pamunas. Ayan. Okay. Tapos, brushin po natin ng konti para yung mga himulmol po nung galing sa basahan, ayan, mawala po. Ayan, okay na. Tintab na. Okay, then, kapitan po natin siya, no? Para mamaya makita natin siya, mag-calibrate siya. Ayan, okay na, no? Power up po natin yan. Okay. Then, ito, tingnan na po natin, ha. 1, 2, 3. Yun, magka-calibrate yan, ha. Yun, nag-back na sa 0. Mag-calibrate na. Yan, ganda ng kulay, ha. Apili ni boss. Ayan. Okay. So. Ngayon, ito po, ipapaship po natin to, no? Ngayon, pag pinapaship ko po ito, usually po, nagamit po ako ng ibang lalagyan. Hindi po ako nagamit itong box. Kasi po, ang may mga tendency po minsan, hindi maingat yung mga courier, lalo na mga personal po nila. Pakita ko po sa inyo yung box na ginagamit ko. Okay. Ito po, oh, yung ginagamit kong box dyan. So, talagang matibay po ito. Kahit dalganan po yan. So, yan. Kasama naman po ito doon sa shipping fee na usually na sinasama ko doon sa price ng customer. Mas maganda po ito kahit na mapatungan, sigurado po. Para secure lang po talaga. Ayan, okay na po. So, mga kaibigan, boss, salamat po sa tiwala nyo. Mga kaibigan, yung pong kung saan po ako nagre-refer, mga description, phone number, makikita nyo po lahat yan nakalagay doon sa description ng vlog ko. So, check nyo na lang po doon, then text nyo po ako kung taga-probinsya kayo para ma-discuss po natin kung paano po yung masisettle, paano nyo mapapadala. Ayan, muli, maraming salamat sa tiwala po ninyo lahat. Thank you po.